Pangatlong araw na po ngayon ang operasyon ng Southwest Integrated Bus Terminal sa Paranaque at tila marami pa rin pasahero ang umiinit ang ulo dahil sa bagong sistema. Alamin natin ang sitwasyon doon. May ulat on the spot si Steve Daylisan. Steve! Rapid day 3 na nga ng operasyon itong Southwest Interprovincial Bus Terminal dito sa Paranaque City. At kita mo ngayon, ginawa ng MMDA, lahat ng mga provincial buses na galing Cavite, doon na sa katabi na mismo ng City Bus Terminal, pinabababa yung mga pasahero. Hindi na doon sa Macapagal Boulevard, kaya nang naiulat natin kahapon na kung saan napakahaba ng mga nilalakad ng mga pasahero. Ngayon, yung mga sasakay ng pa-EDSA na bus, pwede na silang tumawid lang doon sa City Bus Terminal. At yung mga papunta naman ng MRT, ito yung mga jeep na papuntang MRT, papunta ng Paliparan, ng yung iba dito, biyahe ng Baclaran, ito na lang, dito na sila sasakay. At kung sila may patungo ng Loton, ayan, mayroong mga UV Express na nag-aantay dyan. Ang kaso, limitado yung bilang ng mga UV Express na yan, kaya marami dun sa mga pasahero na naiinip at naghahantay. Siyempre, nag-iisip na mas bumilis yung kanilang pagbiyahe. Ang ginagawa nila, umakyat na sila dito sa ibabaw ng footbridge, naglalakad sila at tatawid sa may bahagi ng Rojas Boulevard para doon sumakay, kasi nga limitado yung bilang ng mga UV Express na kanilang nasasakyan. Eto, tanongin natin, kumusta ho ba ngayon? Mas okay yung inyong pagbaba? Mas maigi yung lakad? Ayan, medyo nahiya siya, sir. Kayo? Mahirap kasi galing ng Cavite. So pagbaba ang Libertad, isang sakay lang. Pero ngayon, dalawang sakay pa ang gagawin mo. Gagawas ka pa sa mamasahe, doble-doble lahat, pati pero, hirap. Kumpara kahapon, ito kasi pakita natin, Rafi, dyan na lang bumababa, no, yung kayong mga pasahero. Dati, doon kayo sa Liguran. Tama. Nabawasan ba yung lakad nyo ngayon? Ngayon, medyo nabawasan, pero kahapon, hirap na hirap kami. Bumaba ako sa may marina, tapos naglakad ako papunta rito sa may coastal mall. So, sir, lakad tayo. Saan ho ba dapat ang punta nyo ulit? Papunta ako ng Libertad, papasok ako sa trabaho. So, dapat, dito kami dadaan ngayon sa may ilalim ng coastal mall, papunta ng Tambo. Kaya ngayon, umiikot pa papuntang marina. Tapos wala kayong masakyan dyan sa kabila? Wala, mahirap kasi babagtasin mo yung Macapagal Road, pero minsan traffic, kaya maglalakad ako papuntang Tambo, kaya sa bus lang ako sasakay. Okay. Ayan, Rafi, maraming salamat po. Kasi ang ginagawa nga nung iba dito, ito yung bahagi na tayo ng Coastal Road, ito yung papasok ng Rojas Boulevard naman. Ang ginagawa ng mga pasahero, kasi merong mga bus, Rafi, na galing ng Alabang sa Pote Road, at yan ay nakakadiretso yan hanggang Loton. Kaya nga, ang pinipili ng ibang mga commuter, ay naglalakad na lamang sila dito sa kabababa at mag-aabang. Ayan, makikita mo yung iba dyan, nag-aabang ng kanilang masasakyan na bus kasi mas mabilis daw yan. Ang kaso, punuan din, lalo na kapag rush hour, yan yung nagiging problema. Ang sabi naman ng MMDA, ay ginagawa naman daw nila ng paraan para mas dumami pa yung bilang ng mga jeep dyan na maghahati dun sa mga pasahero galing Cavite patungo ng MRT at dun sa kanilang malilipatan ng mga sasakyan sa may bahagi ng Baclaran o di kaya EDSA Taft. Pero ang plano nga ng MMDA dito ay lagyan na rin daw ito ng bubong para nang sagay hindi mahirapan yung mga pasahero na maglalakad, maiinitan at maaarawan. Kanina, Rafi, meron ding nakilos protesta yung Coalition for Coalition of Filipino Commuters. Ang giit nila, ang sabi nila, itong Southwest Provincial Bus Terminal ay anti-poor daw at hindi raw makakommuter. Ang sagot dyan ni MMDA Chairman Francis Tolentino, tinatanggap naman daw niya mga kilos protest ng gaya niyan, pero sana tumulong din daw sila at magbahagi ng solusyon para sa ikagaganda ng terminal na ginawa rin naman para sa mga commuter. Bukod dun sa mga naitalaga nila, no, ng mga pagbabago gaya ng paglalagay ng lubid sa loob ng terminal, gaya nung ginawa nilang kahapon na pagbabago dun sa sistema ng pagbaba ng mga pasahero, maglalagay din daw sila ng playground para merong mapahingahan yung mga bata, may mapaglaruan yung mga batang commuter habang nag-aantay sila ng masasakyan nilang bus, at magdaragdag din daw sila ng comfort room, gayon din ng waiting lounge para naman sa mga senior citizens. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa ating kinaroroonan sa footbridge sa gitna nitong Coastal Road at ng Rojas Boulevard. Balik sa Rafi. So Steve, talagang lahat ay nag-a-adjust pa rin ngayon, pangatlong araw na, pero wala bang balak yung MMDA na mag-print man ng pulyetos para naman na maibigay ito sa mga pasahero, o maging yung MMDA nag-a-adjust pa rin sa kanilang sistema?
mangyari, Rafi, kumbaga ang MMDA nasa adjustment period pa rin kasi ang sabi nga nila, alam mo yung likuran nitong pakita natin, yung mismong terminal, eh sasakupin na rin daw nila yung isang ektarya, dadagdagan pa nila para mas mapalaki yung staging area at hindi magkukumpul-kumpul yung bus dun sa bahagi ng Makapagal Boulevard. Itong mga pasahero ngayon na galing Cavite, eh, nasa adjustment period pa rin. Pero may mga nakausap rin naman tayo kanina, Rafi, na sabi nila wala naman silang magagawa. Ang pinagpapasalamat na lamang nila sa ngayon, eh medyo naibsan na kaunti yung kanilang paglalakad. Yun nga lang, ang pinaka-problema pa rin ng mga pasero dito ay nadagdagan yung kanilang pamasahe at syempre yung kanilang lilipatang sasakyan, Rafi. Okay, maraming salamat, Steve Dailisan.